Lumina. Binigyan ako. Pwede ba namang hindi nila ako bigyan? Hindi magbabakasyon ka? Oo. Sa buong pagtuturo mo yata eh, piling ka pala na ako pagbakasyon. Dalawa na to, Ana. Huwag namatay ang manong kapanga. Saka ngayon, kung pwede akong hindi pumasok kahit na ilang buwan pa. Siguro, kahit isang taon pa. Biro mo, naligit dalawang putang ka na yata nagtuturo. Nung dalaga ka pa, di ba? Baka, pwede ka na magretiro. Pwede. Optional retirement. Pero sayang naman kung hindi ko tatapusin ang aking serbisyo. Hindi ako papasok hanggat hindi gumagaling si Aida. Sa bagay, kaya ko naman siya alagaan. Ano mo pala sabi sa eskwela? Siguro'y alam nila. Alam. Pero ano ba naman maaasahan mo sa mga walang prinsipyong tao? Sinabi mo, tuloy rin ang demanda? Bakit hindi ko itutuloy? Nakapag-aral si Aida doon. Kilala siguro nila. Eh ano kung mayor ang aking kalaban? Mayor. Porket ba mayor siya eh? Libre na ang kanyang anak? Ganyan din ang sabi sa kabila. Nung taga GSIS, wala rin nangyayari. Iba raw ang malakas, ang nasa poder. Baka nga raw, lalo pa tayong pepusyuhin. Mga walang prinsipyo. Kung sa amin, mga bagong tapos ng kolehiyo, yung babata. Mabuti pa yung assistant principal namin. Matapang, lumalaban. Tinawag ako, tinanong nga, at ang sabi, ituloy mo, Mrs. Calderon. You should really teach those people a lesson. Ituloy mo nga rin hinga. Nang madala. Sobra na talaga yan. Bitay na talagang kailangan dyan. Napakain mo na ang aso, Ben? Bakit naghahanap ng cordon si Tony, Hana? May kinang cordon ng ilaw nang inilipat niya sa kwarto namin ni Aida. Nasisilaw si Aida sa daylight. Mahal talaga ni Tony ang kapatid, ano? Oo. Nasabi lang ni Aida na sisilaw siya eh. Inilipat niya ng study lang. Pabibilhin ko na lang siya ng isa pa bukas. Kailangan niya sa kanyang pag-aaral. Ibang-iba yung si Tony kaysa dun sa isa. Tingnan mo, printing-printing nagbabasa. Kung iyon ba'y tulungan ninyong kapatid? Bata pa lang kasi itong si Ben, Ana. Spoiled ika mo. Si Tony nung ganyang edad. Aba, kumikita na. Nagtitindo na ng dyaryo. Hindi si Ben ang spoiled, Ana. Baka mo si Aida. Kung sa bagay, si Tony, pati naniligaw kay Aida, kinikilatis ng mabuti. Hindi mo nagbalik yung press kung maklase ni Aida, no? Yung ating agad ang tawag sa akin. Yung di kotse. Sino nga ba yun? Ano ba sa akin kung di kotse siya? Sabi sa akin ni Tony, mababait silang lahat. Tony, minumutsa talaga si Aida. Kapagbigay pa ka mo. Di bali siya'y wala, meron natin dalawang kapatid. Ang maipipintas mo lang, walang ibo. Ay, walang sibo talaga. Seryoso, palaisip. Kaparehong kapareho na mga. May pagkaseryoso rin itong si Ben. Pero hindi katulad ng kuya niya. At si Aida naman. Siya yung
pinakamasaya. At pinakamaganda ka mo. Maganda. Akalain kong gaganda ng ganyang ang anak mo rin na. Natatandaan mo, nung sumakay siya sa karosa, sa lantern kami, sa UP, nung nakarami siya yung brief. Hinala tayo ni Tony, di jeans-jeans lang, puponi-poni tayo lang dito. Hinala tayo ang generator ng karosa. Di binasinagan siya ng flashlight ng mga klase. Sila lang ang flashlight. Sabi ko sa'yo, kamong nakating kay Aydan lahat. Siya'y umingiti. At nagyayaw na. At nang iinit ng mga klase. Talo kayo! Talo kayo! Sa tingin ko nooy, para siyang birhing nakangat sa karosa. Nangyari na yan, Ana. Si Ocho na siya sa Septiembre nito, Regina. Limang taon na tayo dito. Dito na rin nag-birthday si Aida nang lumipat tayo. Natatandaan mo? Papa, naginip ko pa naman ang kanyang debut. At naisip ko pa naman ang baboy mo tayo sa bestida niya. Ang buhay nga naman, oo. Mabuti pa siguro, hindi tayo nakalis na gagalang mayhari nyo. Siguro, humingi na lang tayo ng bibat dito. Hindi dahil sa ano, dito lang siya nagkaganyan, Ana. Bible. Hindi ba dahil sa mga bata kung bakit tayo lumipat doon? Gusto mo rin tayong maalis doon ah, nang lumalaki ng mga bata, di ba? Nang malapit kami sila sa eskwela. Naisip mo, pumunta nga tayo, maipatayo lang ang apartment na to. Hindi ba mas nagustuhan naman nila dito? Oo nga rin, Hina. Pero dahil sa pagtanda natin, wala naman tayong makakasama. Patay na lang din ang ating mga magulang. Naisip ko, maaari na tayo dito. Tama-tama na tayo dito dahil may apat na pinto tayo. Kako, magkaasawa, magkapo at magkaanak ang ating ang mga bata, hindi na tayo magkakalayo-layo. Tigi-tigi siya tayo ng pinto. At ang isa sa atin dalawa. Ganyan ang naisip ko noon, Ana. Ewan ko. Pero kung minsan, naiisip ko na kahit saan yata tayo pumantay, sinusundan tayo ng trahedya. Hindi siya tayo sinusundan, Ana. Bakit mo nasa isip yan? Mabuti pang sabihin mong dahil sa mga condition ngayon. Ibang-iba na talaga ngayon. Aywan ko rin. Aywan ko. Magbus lang pala ang gamot ni Aida. Yung tranquilizer. Ha? Magpabili na tayo? Sino nga ating pabibilhin? Si Tony. Pabilhin mo na gabi na. Malapit na siguro mag-alas 9 yan. Gabi na pala. Tony? Sandali lang po, Inay. Kinakabit ko lang tong ilaw. Ano kung napapansin mo kay Aida? Napapansin ano? Hindi ba parang lumalala? Natatakot ako kung minsan. Ang sabi naman ng doktor, may shock pa rin daw siya hanggang ngayon. Kung sa bagay, nawawala ng marka ng dawag sa kanyang pigyan mo. Talaga siguro, hindi ka makakabangon kapag dinagupad ka dito. Hindi na tao yon.
Hanip lang talaga. Yung mga sugat at galos-galos, magaling na. Sa pagmumukha pa lang kasi, mukha ng demonyo. Ang kinatatakot ko eh, ang kanyang nervyos. Lalo naging nervyosin yata. Alala niya kaya lagi? Ganun ba yun? Hindi ba may naliloko sa ganyan? Hindi naman siguro, Ana. Mahusay ang gamot na binigay sa kanya ng doktor. At ang sabi sa ospital, magaling na psychiatrist dahil itong si Dr. Siriano. Isa lang sa pinakamahusay. Sabi rin ni Tony. Naalala ko kasi yung kapitbahay natin sa gagalangin. Yung bang dalagang anak ng kapitan na pinapadala sa Vino na at pina-electric siya. Bumubularo talaga ang bibig. Talaga namang lumumuti at umiikot ang tau-tau ng mga mata. Pero iba naman siguro yun ano. Tiyaga. Tiyaga lang talaga ang kailangan natin, Ana. Mahusay siguro yung likid ng tranquilizer na inahalo ko sa pagkain niya. Biro mo, itira niyang pagkain na isinubok mo. Ibigay kay batik mo isang araw. Akalain mong nakatulog ang pobreng aso? Yun nga rin ang kailangan. Humupa ang kanyang nervyos. Sa linggo, sa makalawa, ang punta ng doktor dito. Malalaman natin kung kailangan pang dalhin si Ana sa ospital o ano. Si Tony, yung gamot. Tony? Tony! Bumili ka na ng gamot, Tony. Nasa tukador ang pera. Opo, inay. Lalabas ang Tony mo. Hindi mo ba napapansin na yan, ha? Hindi, bakit? Aywan ko. Yung lagay na yun, palakad na. Ugali lang talaga yung maglalakad, Ana. Oo nga, pero gabing-gabi na kong umuwi. Susi ang ginagamit. Tanong mo kay Ben. Ayan si Ben. Baka nagpupunta lang dyan sa klase niya sa kabilang kanto. Aywan ko. Si Ben ang tanungin mo. Sila magpakwarto. Kaya lang, nag-aalala ako. Alam mo na ngayon, ikaw rin may nagsabing, ibang kondisyon ngayon. Sa ating bilog? Tingnan mo nga. Oy, Benjamin! Papasukin mo. Sumayin. Ano kaya kailangan? Hindi. Magandang gabi ho naman. Pasyente mo, Miss Liz. Maupo kayo. Miss Liz, ang kasama ko nga pala ay si Hal David. Kailangan ninyo. Si Attorney David. Ninyo, Mrs.? Oo. Wapong bata. Boy. Listo. Listong bata. Hindi basta-basta nagpapapasa. Huwag po naman kayo, Mrs. Kami naman ni Konsihal ay ngayon lamang napadalaw sa inyo. Siya nga naman, Mrs. Maganda ang bahay na ito, Konsihal.
Ito ang sasabihin ng mga kumadre mo na OC. Talagang siguran ang kumpanya niya, Mrs. Sa amin mo ito, inuupo pa lang namin ang unang pinto. Ay, dispenser, Mrs. Dispenser. An honest mistake. An honest mistake. Tignan mo nga naman po siya. Sa kanila pa tayo. Yupi pala, konsehal. Pareho kayo. Magayupi rin itong si konsehal, Mrs. Ako naman. Bakit ba nasasabi, hindi naman na itatanong? Ay sa Lacson College lamang graduado. Kung sa bagay, Mayor, nandoon din nagtapos si Carlos Pigas. Bueno. Bueno, Mrs. Ibig ko lamang sabihin, ay isa sa mga hindi ko natupad na ambisyon sa buhay ay ang makapag-aral sa UP. My parents were poor, you see. I have to work in order to study. Maestra ho kayo, Mrs. Calderon? Oo. Saan kayo natuturo? Sa Maynila. Ano mo naman ang nangyari at dito kayo... May bahay mo kami sa Gagalangin, pero pinapaupahan namin. Mukhang familiar sa akin ang mga Calderon. I know several people named Calderon. Ano ang probinsya ninyo, Mrs.? Ang Mr. Kuhoy, taga Mebisiha. Lihitin mo akong taga Manila. Ilocano ho ang Mr. ninyo? Hindi ho. Hindi mo kababayan, Kutsihal. I see. You are a widow. Bueno, Mrs. Kami medyo pinagin ang pagsadya sa iyo. Dahil sa... ang galing kami sa squatter area dyan. Dyan sa Malhay. Nagrepresentasyon sila sa City Hall. Huwag ko raw silang itapon. May nakikiusap na riyan. May umiiyak na riyan. Paano raw ang magiging buhay nila? Ako naman. Siguro nga eh. Mahabagin ako. Or maybe because I came from a poor family also. Hindi na ako nakitanggi. Paano kayo makatatanggi niyan, Mayo? I could not really have the heart to send them away. Here and then, they are begging and pleading. Marami rin mo silang butati, Mayor. Hindi naman, Mrs. Malayo pa ang eleksyon. Ang lagay niya ay naparaan kami doon. Yung pastor, kaya nga medyo ginabi kami ng pagsadya sa inyo. Para? Ipaurong sa akin ang demanda, Mayor? Para tayo huwag magkausap, Mrs. That's precisely what Judge Joaquin advised. Precisely. Ang totoo nga niyan, Mrs. Si Judge Joaquin mismo ang nagmukhang magkausap kayo. Na kung ako naman ang tatanungin ay siya na rin tama ninyong gawin. Yan naman talaga ang pinagpili ng inyong kumpadre nga kayo. Brad niyo pa ata sa posisyon. Mahusay pala kayong magpalaman ng mga salita, konsehal. Well, that's what the good judge advised. Mrs. Sabay na pa rito unang-una ay para mag-discargo. Mag-discargo? Alam kong malaking mabigat itong inilalapit kami sa inyo. Kaya naman ako'y magumbabang na parito sa inyo upang ikang ay iningi ng kapatawaran ang nagawa ng ating anak. Ipaabot sa inyo ang... At akala niyo ba'y makukuha niyo ako sa paghingihingi ng tawad ng ginawa ng inyong anak? Alam ko. Alam ko, Mrs. Ganun pala eh. Bakit di natin ipaumbayan sa husgado? Si Mrs. Kayo ba'y may anak na babae, Mayor? Alam kong itatanong ninyo. Meron.
No. Paano kung sa aking anak ginawa yun? Paano kung ang pinakamamahal niya sa tatlong yan ay ginahasa ng aking anak? Naturalmente. Awal siya. Mararamdaman ko katulad ng nararamdaman niyo ngayon, Mrs. Hindi kayo tinatanong kung anong mararamdaman niyo. Anong gagawin niyo? Tatahimik ba kayo? Anong gagawin niyo? Magdidimanda ba kayo? Mrs. Mrs. Sa ganitong anggulo natin kinang misis, umabot na rin lang sa ganito. Malinaw kong nakikita ang inyong punto. Kung itutuloy ninyo ang demanda, ang kauna-unahang gawin para mapatunayang yan, ginahasa siya, ay pa-examine siya. Hindi natin maialis sa abogado ng kabila para hingin yan. Kawawa rin ang inyong anak, misis. Ang ibig ko lamang sabihin ay... Para patunayan kung siya ginahasa o hindi? Para patunayan kung siya ginahasa o hindi. Exactly! Kung hindi kayo kumbinsin ng ginahasa ang aking anak, ay bakit kayo na panito? Para wag na nang umabot dyan, misis. Legalismo ninyo mga abogado! Wala tayong magagawa, misis. Ganyan talaga. Sa totohan, sa patinuhan, sa mga kasinungalingan, sa mga pagpapabagan, sa mga teknikalidad, diyan! Diyan kayo magagaling! Sa ilalim ng batas, walang kasalanan ang isang tao hanggat hindi siya mapapatunayang nagkasala. Magandang sangkala niyo mga abogado! Hindi ba kayo naawa sa kanya? Hindi ba ninyo iniisip ang kanyang kinabukasan? Sa kasalukuyay, hindi pa masyadong vulgar ang nangyari, pero... Mababando na ng anak ng mayor, ang pinuno ng bayan, ang gumahasa sa kanya, ay matatandaan ng tao! Layo pa ang eleksyon, misis. Mula ngayon hanggang sa susunod na eleksyon, makakalimot rin ang mga tao. O kung ipagpipilitan ninyong nakakatanda, ano na lang ang ipinag-mayor ni Mayor Salubong? 13 taon para hindi maremedyuhan niya. Hindi kayo practical, misis. Be practical. Maging practical? Halimbawa ng napatunayang nagkasala ang anak ni Mayor. Halimbawa lamang yan. A very remote possibility, I assure you. Halimbawa ng napatunayang nagkasala siya. Naiwan ko kung kailan. Kayo na rin siguro ang maiinip na kaantay. Ano naman ang inyong makukuha? Justisya! Justisya! Isipin ninyo ang inyong anak, misis! Halos 18 taon mo pinalaki. Pinalagaan. Kung maaari, pakain ka tingatan mo. Pagkatapos, nag-aabang lang na busgan sa eskwela? Ay bigla na lang aagamin ang anak nyo? Dadalhin sa motel? Sasaktan doon? Paglalaraan? Magpapasapasaan? Nariyan na tayo, misis. Nariyan na tayo! Let's not be too sentimental about this, Mrs. Calderon. Sasakay sa taxi. Pauwiin. Halos di mga gulapay. At pagkaranya, paparito kayo sasabihin niyo kayo maging practical? Hindi kayo unang ang demanda. At kung ang sinasabi niyo sa inyo ang huwi, ay sasabihin ko sa aming abogado na mailipat sa iba. May kinikilingan natin ito si Judge Makin. Grabe ang akusasyon yan, misis. Paano ninyo mapapatunayan? Halimbawa ng totoo, saan at kanino ililipat? Dito rin. Ngayon, sino sa mga hoys dito ang naging hindi kalyado ni Mayor? Kayong masasamang politiko. Hindi siya gaanong napakahina para hindi maialis ang sino mang kukontra ng hoys na yan. Ayaw ko sana sabihin sa inyo, pero mga politiko rin ang nakapaglalagay sa mga hoys. Sino ngayon sa mga hoys dito ang hindi sumisipsip sa mga politiko? Sabihin nga ninyo.
Nasaan naman ngayon ang naging huwes dito na kumontra kay Menyo? Yung isa nasa Palawan. Yung isa naman nasa Mindoro. Dudulog kayo sa itaas? Sino ang nakaupo sa itaas? Ang hari ng mga politiko na kaya'y naging hari ay dahil lamang sa mga politikong katulad ni Mayor. Kayo nga, may mga politiko? Maroon niyan, Mrs. Masasamang politiko. May nakita ba kayong anak ng kongresista kanilang nagalaw? Anak ng gobernador? Anak ng senador? Anak ng mayor? Pumatay ba kayo? Talagang hindi kayo nagagalaw? Ay, Mrs. Be practical. Alam kong malaking perwisyo ang ginawa ng aking anak sa iyo. Kaya, ibig kong tanggapin ninyo sana ang kakunting tulong na ito. That check is for 10,000. Paid to cash. Huwag na kayong masyadong sentimental, Mrs. Be practical. Ang ayan ba nabibili niyo ako na yung tanapi? Magsalayas kayo! Layas! Mrs., dinadaan ko kayo sa paking sapan. Pero gusto niyo magkanya mo yun tayo! Asensyahan tayo, Mrs. Ituloy ninyo! Itutuloy ka! Ituloy ninyo! Itutuloy ka! Akala ng mga tao niyo sila ang mataas. Sa kasalukuyay sila nga, inay. Nalamatin ang katotohanan at malalay ka katarungan! Iyan ang itinuturo ninyo sa government. Katarungan! Katarungan? Kay gandang sabihin. Hustisya o hustisya poetika? Hustisyang talaga o hustisyang... Diyos ko, bahala ka na. Kailangan na maputo ng ganito. Paano? Nanginginig ako. Sige na, Aida. Sige na. Ayoko! Sige na, Aida. Ayoko yan! Aida! Ayoko sabi! Sige na, Aida! Ayoko! Walang kwenta sa akin. Maubusan ang ating kabuhayan. Tatlo lamang ngayon ang nagkakaroon ng hustisya dito sa atin. Iyong malalakas, iyong makakapangyarihan, at iyong mayayaman. Kung simple kang tao, mahina ka. Kung wala kang lakas, lolokohin ka. Tatakutin ka pa. Kung mahirap ka, pasensya ka. Magtiis ka. Kadalasan, nagkakasama-sama pa yan. Lakas, kapangyarihan, at yaman. Susulat ako sa mga magasin. Isusulat ko ang lahat. Natitiyak kung tutulungan nila ako. Pakikinggan nila ako. Ang demanda ninyo'y kamukha lamang ng kung kayo'y nasusukol sa bingit ng isang bangin at malaki pang agwat ng kabilang pampang na kailangan ninyong talunin. Alam na alam ninyong sa pagtalunin ninyo'y hindi ninyo maaabot ang kabilang pampang pero pipilit-pilitin din ninyong tumalon. Tatalon kayo kahit alam ninyong kayo'y mahuhulog. Bakit pa kayo magdidemanda? Sasabihin ko sa kanila ang lahat. Alam kong pakikinggan nila ako, Tony. Tony, ito na pagkakataon natin sa hustisya. Hustisya. Tony, makinig ka. Sa palagay ko yung ako at siya ay ang sadyang pinili ng Diyos para dito. Makinig ka. Kung sa mahirap lamang niya ginawa yun, kung sa anak ng squatter lamang niya ginawa yun, marahil tatahimik lamang sila. Ngayon,
kung sa anak ng mayaman lamang niya ginawa yun? Magdadalawang isip sila. Mahiya silang mabulgar ang nangyari. Tatahimik lamang sila. Hindi nila gusto mo masira ang kanilang reputasyon. Pero nagkamali sila, Tony. Nagkamali sila! Lalaban ako! Lalaban ako! Ang ipanlalaban ninyo sa napakalaking batoy ang inyong mga kuko. Kailan ko nang ipinagbago mo, Tony? Paano ang gusto mong mangyari? Huwag na lumaban? Iurang ang demanda? Mula nang patayin si Itay, sinasabi nating na baril para siguro mabawas-bawasan ang lagim. Pero ang totoo'y, pinatay siya. Sinimulan ko nang isipin kung ano ang batas na nakarapat dito sa atin. Kung sino ang dapat magpatupad yun. At kung ano ang mga hakbang na nararapat natin gawin. At sa lahat ng libro'y, sa Biblia ko pa nakita ang sagot. Naglalakad ako minsan, pagkaraan ng nangyari kay Aida, nang maalala kong sinabi ng ama ni Itay noong araw na iyon ng libing. Kapag buhay ang inutang, buhay din ang magiging kabayaran. Na para bang may sisingil para sa kanya o para sa atin ng inutang na buhay ni Itay? Naisip ko, ito'y hindi isang pamahiin o isang kasabihan lamang. Ito'y isang simpleng batas, isang kautusan o kahatulang inihabili ng Diyos kay Moses. Doon, sa itaas ng bundok, sa gitna ng kulog, ng kidlat, ng usok, at ng ingay ng pakakak. Pagkat di ba sinabi sa Exodus na buhay sa buhay, ito bang nangyari kay Aida? Kulang pa sa pagkamatay? Ngayon, ito ang sa palagay kong mga kahatulang nararapat sundin ngayon. Mata sa mata, ngipin sa ngipin, apoy sa apoy, sugat sa sugat, at latay sa latay. Ito ang aking gagawin. Gaganti ako. Ako ang gaganti sa kanya. Gaganti paano? Papatayin ko siya. Tony? Papatayin ko siya. May isa pa kayong hindi nalalaman, Inay. Diyan, sa may abangan ng sasakyan, minsan, nang ako'y papuntang eskwela, isinakay ako sa jeep ng dalawang bataan ni Mayor. Jeep yun ng pulis. At alam kong ang dalawang nagsakay sa akin ay parehong pulis. Inikot-ikot nila ako. Nasa gitna nila ako. Sabi nila, itigil daw ninyo ang kaso, oh. Mga banta! Banta! At ikaw ba naman natakot sa banta? Isa yan sa pinakakaraniwan nilang ginagawa, Inay. Pagkat di lamang silang gumagawa niyan, ang kinatatakutan ko'y ang kalalabasan ng inyong demanda, ng inyong paniniwala sa hustisya. Kung hindi ako maniniwala, ano pa ang aking mahihintay? May kwento kay San Agustin tungkol sa paniniwala. Ito naman isang kwento lamang na narinig kong isinermon ng isang paring Heswita nang minsang mapapasok ako sa chapel. Naglalakad daw si San Agustin sa tabing dagat at tinutuklas ang misteryo ng Divino Trinidad na nagbibigay sa kanya ng matinding alinlangan. Habang nag-iisip at naglalakad, mayroon daw narinig si San Agustin na parang hanging nagbubulong sa kanya. Agustin, Agustin, ang ginagawa mong pagtuklas ay kasing hirap ng pagsalok mo ng tubig ng buong dagat sa pinagsalikop mong palad. Paniniwala, pananalig, iyan ang kailangan mo. Ang hustisya ba rito sa ating isang misteryo? Alam naman nating lahat na ito'y hindi hustisya. At alam din natin kung bakit ito'y hindi ganito. Wala naman tayong dapat tuklasin kung bakit naniniwala at nananalig pa tayo. Nawakan mo ang iyong pagtingin, Tony. Ang ikinagagalit mo dahil sa personal na karaingan lamang. Lawakan? Ang nangyari kay Itay ay isa lamang sa matagal at laganap ng kawalang katarungan.
Darating din ang hustisya, Tony. Darating din. Kailan? Paano? Gano'ng makatagal? Ang paghihintay natin, makakatulad lamang ng ginawa nating paghihintay sa kaso ni Itay. Anong nangyari sa kanya? This is 16 years ako. Third year high school. At nasa gagalangin pa tayo ng patayin. O ipapatay si Itay sa harap mismo ng ating bahay. Sa bawat 500 pisong inilalagay, sa bawat isa sa 20 truck ng tabako, mayroon sana tayong 10,000 kada araw. Sobra-sobra para ikayaman natin. Pero ano ang kanyang pinili? Hindi makalalabas ng planta ang mga truck. At nang gabi ng iyon, naghahaponan tayo. Tatlong lalaking naka-jeep ang tumapat sa atin at tinawag siya. Ano ang kanyang napala sa kanyang katapatan? Ang patayin nang nakikita ng kanyang asawa at anak? Nakaraan na lang, Tony. Nasaan ang nagsipatay sa kanya? Malaya, hawak ng malalakas. Nakaraan na yan. Hindi pa ba kayo nawawala ng pag-asa? Hanggang ngayon ba'y naniniwala pa rin kayo? Anong silbi ng aking pagtuturo kung di ako naniniwala? Kaya kong magtutiro kahit anumang araw ngayon, ngunit nagtuturo pa rin ako. Siguro sa dahil sa nais kong makatulong upang makalikha ng mabuting mamamayan, ituturo mo ka sa kanila ang katarungan, ngunit ikaw mayos mo ay hindi na naniniwala dito. Bubuo ka ng mabuting mamamayan, ngunit ikaw mismo ay hindi na ni mabuting mamamayan. Ang itinuturo ninyo'y malayo sa katotohanan, Inay. Mayroon ang wala at di wala ang inaakalang mayroon. Paglabas ng inyong tinuturuan, umuulan pala, hindi umaaraw. Maghihintay ako, Tony. Habang wala kayong umaasa kayong magkakaroon, Inay. Maghihintay ako. Ninenervous si Arthur, Hina. Ang lalamig mula pa kanina. Parang takot na takot. Nakabili na ba ng gamot? Yung gamot? Sino ang bibili? Akala ko si Tony. Gabi na. Pwede ba nang ipagpabukas natin ang pagbili? Kailangan ni Aida rin, Hina. May namang butika rin hindi nagsasara. Hindi siya mapapahinga kapag hindi nabigyan yon. Maaari pa makasama sa kanya. Taligo kami pupunta rito ang doktor. Pero gabi na, Ana. Nasa iyan, Reina. Pero si Aida. Aalis daw ako, Inay. Tia Ana. Alam mo na bang pupunta mong butika? Mag-taxi ka na. Umuwi ka kagad. Kailangan niya ni Aida. Opo. Kinakabahan ako, Ana. Pagkapunta dito ni Mayo, si Tony ako kinakabahan. Iba-iba na siya ngayon. Yung mga pinagsasabi niya. Balis lang, kuya. Bakit? Nagdalasal ba rin? Ba rin? At puro sabihin sa inyo, sa lumang taon, silalim lang kami na kinuha. Ano? Saan ko ka lang ba rin yun? Ang kaitay. Ano? Akala ninyo'y nawala ito, pero itinago ni Kuya. Mula nung mabalo si Itay, dinadala-dala niya noon. Huwag ko rin sabihin sa inyo. Diyos ko. Ano kaya ang kanyang gagawin? Sundan mo kaya, Ben? Sundan mo kaya, Ana? Kaya siguro naglalabas ng gabi yan. Ano ang ginagawa? Nakaalis na. Bakit naglalabas ng gabi ang Kuya ba, Benjamin? Nakala pa ang anak ni Mayon. Ang aking mga anak! Ang aking mga anak!
mga aman. Bakit di mo sinasabi? Wala. Kasama nga niya ako. Ben! Hindi mo rin sila masisisi, Rehina. Lalo pa nga, pagkaraan mo rin yung pinagsasabi ng alkalde at ng konsehal. Ang ustisya'y, ustisya lamang. Kapag madali itong naibibigay, at naibibigay ng pantay-pantay. Papanik na ako. Pumanik ka na rin. Iwan mo na lang bukas ang mga ilaw. Halina, Rehina. Matulog ka na. Ikaw na nga ang pagod. Aida? Nay, ang gamit ko po. Si Tony, dumating na ba? Bakit po? Bumili ng gamot. Anong oras na ba? Habasag ako, inay. Sandali. May dugo kayo, Ingay! Saan? Ayan! Wala! Ayan, oh! Wala! Parang nakita ko, eh. Wala! Parang nakita kong meron. Wala!
Ano bang kukunin ko? Gatas, gatas! Lagi kong naiisip ang luma nating bahay, Inay. Ano ka mo? Ang luma nating bahay. Lagi kong naiisip. Bakit naman? Ewan. Basta, lagi ko lang naiisip. Parang natatakot ako dito eh. Bakit naman natatakot ka dito? Sabi niya, huwag raw tayong magsusumbong. Huwag raw kayong magsusumbong. Ako, hindi ako natatakot kung ako. Pero, baka kayo, si Ben, si Kuya, kayo, buti pa ako. Kung ano-ano na lang naiisip ko, Inay. At kasasama ng aking mga napapanaginip. Napanito raw siya. At ang kanyang mga kasama. Marami silang nalambaril. Nasa eskwela kayo. May pinuntahan si Tiana at pumasok si Ben. Kami lang dalawa ni Kuya ang naiwan. Pumasok sila. Pinupo nila sa isang sila si Kuya. At siya! Siya! Siya may inaabot na bote ng lason kay Kuya. Inumin mo! Inumin mo! Sabi niya kay Kuya. Inumin mo! Sinabi ko sa inyo, huwag kayong magsusumbong. Pero nagsumbong pa rin kayo! Kaya inumin mo ito! Inumin mo! Ayaw inumin ko niyang lason. Makaawa ko sa kanya. Pasensya. Pasensya na kayo. Pasensya na kayo. Pasensya na kayo. Sumbong kayo! Kaya inumin mo ito! Inumin mo! Pasensya na kayo! Pasensya na kayo! Pasensya na kayo! Pasensya na kayo! Gatas mo, Aida. Huwag mo nang isipin yan. Nay, inom ni Kuya ang lason. Hindi nila aalis na Kuya mo. Huwag naman sana nalang sasaktan, Inay. Hindi nila sasaktan! Ang bait-bait pa naman ni Kuya. Mahal naman ka na Kuya mo. Mahal niyo siya? Oo, mahal na siya. Noon, noon, naiisip ko, pupipili ako ng mga papang asawa. Lahat ay nag-aasawa. Ang pipili ko'y kamukha niya. Mabait siya at mapag-alala. Pagkamatay ni Itay, siya nang parang naging ama ko. Hindi ba parang siya naman talaga hainay? Oo. Sama kaya nagpapitulunin niya? Anong sabi ni Kuya tungkol sa nangyari? Wala namang sinasabi. Kung pumapasok siya sa kwarto at pinakausap ako, nahuli ko. Nihitigan niya ako ng mabuti. Nahuli ko. Ang lalim niyang tumingin. Nahulog pa nga salamin sa kanyang ilong. Sabi lang ni Tia Ana, pangataw nakakunot ang noo. Pero sa tingin ko, bagay na bagay pa nga kay Kuya.
Saan na kaya ang Tonyo yun? Siya. Umanhi ka na. Kayo po? Hintay ko na siya. Anong oras na ba? Umaga na po, inay. Alis tayo! Alis tayo! Sinabi ni Nay! Diana! Diana! Babe! Babe! Ano ba sa asin ko, Nay? Bila rin siya ni Nay! Bakit mo ginamalot? Isa-isa ko ang kanyang pinupuntaan ni Nay. Bakit ako silang nagiinuman? May mga kasama siya. Doktor! Doktor! Tumawag ka lang! Doktor! Aalis tayo rito, Inay. Aalis tayo. Nalibin. Darating ko sila. Kuya, bakit mo ginawa nyo? Tony! Yun lang ang paraan, Inay. Ano ba, Ben? Tiyahan na lang kayo. Basta kayo. At saan tayo pupunta? Kahit saan. Basta aalis tayo rito. Kuya! Sa gagalangin. Doon tayo pupunta. Tayo na lang! Tayo na! Tayo na! Tayo na pupunta doon! Sa gagalangin! Susundan! Pero, naroon na kayo. Ako na may makakaalis na. Saan ka pupunta? Sa gagalangin. Sa Nueva Ecija. Sa mga kamag-anak na magsasakanitay. Sa Tarlac. Sa Pampanga. Sa bundok. Mamumundok ako. Hindi tayo alisanin! Susuko ka! Pero Inay... Yana... Susuko ka, Tony. Akin na! Ibigay mo sa akin ang baren! Ayoko, Inay! Ibigay mo sa akin! Kailangan ko ito, Inay! Tiyak nila akong papatayin! Madali sila makagagawa ng dahilan ni Inay! Ibigay mo sa akin ang baren! Ayoko, Inay! 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 Ay, Ina! Ibang na ginawa mo! Kaysa kay Aida! At ako'y kriminal? Pinatay mo siya! Huwag ninyong sasaktan ng sino mang balo o ulila sa amang bata. Habili ng Diyos kay Moses. Kapag sila'y inyong sinaktan sa ano pamang paraan at silang lahat ay tumawag sa akin, ang panawagan nila'y tiyak ang diringin. Ang pod ko'y maglalatang. At kayo'y papatayin ko sa tabak. Naglalatang ang pod ng Diyos sa masasamang kamay na umagaw at humawak ng kanyang tabak, Inay. Sasabihin ninyong ako'y kriminal? Saan? Paano? Kanino ko hihingi? Hahanap at makapagtatamo ng katarungan? Inay, ang kidlat ng Diyos ay hahagis ng kamay ng mga naaapi at ang tabak ng hustisya ay itataga sa lipunan ng mga pinagkakaita ng katarungan. Nariyan na sila, Inay! Nagtatangkang tumakas! Tumakas to! Pinatay niya ang anak!
Kalaban at kapagaling yung anak! Dadalhin namin siya sa husgado! Husgado? Sa ano husgado? Justisya! Doon namin siya dadalhin! Justisya? Justisya? Hindi niyo nalalaman ang kahulagan ng justisya! Kayo ba yan? Alam mo ba ang kahulagan niya? Ayan! Mga epeo! Mga epeo! Sumisi ka! Pusas! Pusas ang babaan niya! Masyado kang makakwiran! Kuya! Hindi niyo nalalaman ang kahulugan niyan! Kayong lahat! Lahat kayo! Hindi ko nalalaman ang kahulugan yan! Pinapay mo ang sarili mong anak! Parisay! Manalagdan mo yan! Manalagdan ko! Ah, dito! Sa presinto! Doon ka mga tuwiran! Oh, kuya! Dalhin niyo ako! Kahit saan! Sa presinto! Sa korte! Sa usgado! Pananagutan ko! Pagkabutoy lang ang aking anak!